Soul Radio Texas USA with Anchor Tess. Spirit of Love. Soul Radio Texas USA with Anchor Tess. Parang sa iba't ibang bansa at dinastroy Hong Kong, Indonesia, Saudi at Germany, Pilipinas, Texas, USA at Italy. Pasok yan sa iniki at panlasa ng masa, may TikToker at is Mueller na live mong makakasama. Merong comedy at drama, pwede ka din mag-request. Soul Radio is the best, sagot ka ni Anchor Tess. Sobra ang saya at dalang ligaya kapag Soul Radio lagi ang kasama. Broadcasting here in Montalban, Rizal, in behalf of Soul Radio Texas USA, ay binabati po natin lahat ng ating mga kababayan ng magandang-magandang araw at sana umulan ng pera. Thank you.
ay umulan ng pera para sa ating lahat, para tayo ay masaya, bagaman tayo ay nasa MCQ pa rin, or yung iba naman lockdown sila. Sana umulan ng pera ng mga ayuda para lahat naman tayo ay guminhawa. So napakaganda ng awitin ni John Alejandro na siya ang ating mga kasama. Later on po yan. So abangan po natin yan. At syempre, babati tayo ngayon kay Ross Taming. Ayan, magandang araw sa'yo. Please shout out kung ano location ka. At syempre, happy, happy, good morning. Happy, happy Friday! Diba? Happy week, weekend na tomorrow. So, enjoy, enjoy tayo. And I think this is my first time to have a live broadcasting sa tanghali. So, binabati natin ng good morning si Safami dyan sa London. At si Bibilin Bergara, hi, good afternoon, Mama Jay, sabi niya. At abangan natin ang programa din ni Host Bibilin. Every Tuesday po yan, I think 8 p.m. Ayan. At makasama niya rin niya, syempre, si Mildred. At syempre, batiin din natin si isa ring napakagaling na singer. Syempre, pamangking ko yan. I'm proud of her. Sa binabati natin dyan sa Naimbag na Aldaw. Sa inyong lahat dyan sa Ilocos Norte, kay Jennifer Arcaina Domingo. At syempre, ipa-plug din natin na I think everyday meron siyang, I think, parang concert din, no? Mini-concert. They have a live band show everyday, I think. So, mag-comment ka na lang dyan, Jennifer, kung tama ba yung sinasabi ko. Sana umulan ng pera! Abangan natin ang aking special guest, co-host na si John Alejandro. Mamaya na po. At syempre, sabi ni Jennifer Arcaina na aking napakagaling na artist at singer dyan sa Ilocos. Sabi niya, hi Mama Jay, walang kupas na kagandahan. Ingat ka, mana ako sa'yo. Ayan, lahat tayo maganda. At syempre, konnichiwa sa ating napakagandang glamorosa na kaibigan na Tomodachi Des, Sherny Somo Takasaki. Konnichiwa dyan sa Japan. At syempre, sino pa ba? Ayan, so babatiin natin lahat ng ating mga host sa Soul Radio Texas, USA. We have also Soul Radio Japan, Soul Radio Kobe, and Soul Radio Saitama yata si Shahani. And John is located, I think, in Yokohama. Correct me if I'm wrong, hindi ko maalala. Dahil si John Alejandro ay kasama ko yan sa radio before like 2015. So, isa siya sa mga kasama ko sa aking programa at meron siyang segment show. Pag-usapan natin yan. At syempre, sasamahan din tayo ni John sa ating topic ngayon na napapanahon na ang topic natin ngayon ay sa Diyos ba galing ang COVID-19 na pandemic. So, pwede rin po kayong mag-comment and join us later. At syempre, I need your ears. Makinig po kayo sa aming tatalakayin. At i-monitor nyo lahat kung ano yung mga song na piniplay ko at kung ano yung mga pinag-uusapan namin. Dahil mamaya, hindi lang kayo nanonood sa mga gandang musika namin, meron din kayong chance na manalo ng pasalod kapag nasagot ninyo ang aking question for the day. So ayan po, so abangan nyo lang po at ipiplay lang natin ang mga magandang music na related sa COVID or pandemic. Please stand by, John Alejandro. Kung nandyan ka na sa join room, I will call you later pag nandyan na tayo sa ating interview portion. Let's enjoy yung mga music na hinanda natin kay John. At meron din siyang ipropromote na tungkol sa COVID. Pero ito ay isang pag-ibig pero na COVID. Ano ba yung title? Na COVID mo na ba ako? O mamaya taluhin natin kung tama ba yung title. Ayan, so thank you so much. Napakagandang music video ni John Alejandro. At ngayon naman ay magpe-play tayo ng isa pang napakagandang awitin
na tungkol sa COVID po ito. Ang title po ay tungkol naman sa mga kabataan. Yung ano ba to? Title is... Ang gagaling ninyo, mga mapangusga na henyo. Kung makapag-komento, ang akala mo perpekto. May Pinoy na masama, may Chino na masama. Kung may Pinoy na mabait, ganun din sa kanila. Yung batang Chinese na sa oras na to nagdidelirio. Siya ba yung umaagaw sa ating teritoryo? Yung matanda na sa sobrang hirap ay nagtitiis. Siya ba yung nandura sa Pilipino na pulis? Yung mga taong di ginaya ang sakit at nasawi. Sila ba yung nambastos? Sila ba yung dumumi? Paano si Rolando Mendoza ang pumatay ng ibang lahi? Payag ka bang pati ikaw sa kaso niya kasali? Nung nasa husgado na dinamay ba tayong lahat? Sa kalip ng panahon ng Yolanda, sila'y nandiyan kaagad. Gamitin mo ang iyong puso, pakinggan ang laman. Di porkit mali ng ilan, kasalanan ng lahat. Gamitin mo ang iyong puso, wag yung puro ako na. Ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon nila. Sa atin mangyayari to, matatanggap mo bang di ka na nga tinulungan, pinag-awa ng kapa? Hindi ito ang panahon para tayo'y magsisiyan. Hindi ito ang panahon para tayo'y magturuan. Di man sa material o pera natin sila tugunan. Sa pamamagitan ng dasal, pwede tayong magtulungan. Sa Pilipinas may taong kumakain ng palaka, mga insekto, at merong kumakain ng daga. Di ba di lahat ng Pinoy ay kumakain ng ganun? Bukod sa nakakadiri ay hindi maganda yun. Ganun din sa kanila, huwag niyo silang lahatin. Mga tao din sila na may puso katulad natin. Hindi rin tayo perfecto, huwag tayong magmalinis. Marami din ang Pilipino na pumatay ng Chinese. Ang pinupunto ko lang dito, huwag tayong magbilangan. Di ito ang panahon para tayo'y magsisiyan. Ganyang ka ba katigas, hindi marunong maawa? Kung makapag-komento, parang di ka nagkasala. O Diyos ko, Panginoon, unos na to'y patigilin. Naway ang Pilipinas ay hindi ito sapitin. Kung isa sa puso mo lang ang laman itong anta, sigurado kong maiintindihan mo din sila. Gamitin mo ang iyong puso, huwag yung puro ka muna. Ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon nila. Kung sa atin mangyayari to, matatanggap mo bang di ka na nga tinulungan, pinag-awal ng kaba? Hindi ito ang panahon para tayo'y magsisiyan. Hindi ito ang panahon para tayo'y magturuan. Di man sa material o pera natin sila tugunan. Sa pamamagitan ng dasal, pwede tayong magtulungan. Bakit ganito marami sa atin? Pag merong sakuna, pag merong matinding kalamidad at may gastusin na hindi natin kayang ipasan, magaling tayong humingi ng tulong sa iba. Pero nung sila ang dumaan sa matinding dilubyo, sa halip na ipagdasal, hindi ko nila lahat, pero maraming Pilipino kinukutya sila. Hindi ko nila lahat, pero pinagtatawanan sila. Hindi ko nila lahat, pero sinisisi silang lahat. Nakala mo, lahat ng Pinoy perpekto. Yung akala mo, lahat ng Pinoy hindi nakakagawa ng pagkakamali. Oh Diyos ko, huwag naman sana sabihin to ng aking bansa. Magaling lang silang magsalita, pero hindi po sila. Wednesday na host,
every Wednesday and meron ding Saturday dyan sa Kobe, Japan. Ang walang iba ang ating napakagaling na si host Lady Vivian Hernandez. Ayan, happy, happy listening and viewing to you. At syempre, please stand by lang dyan, Alejandro. We have a program outline. So later on, tatawagin kita pag ikaw na ang for interview, okay? Kikilalanin po natin ang ating special guest co-host na ngayon na hindi na po siya bago sa pagbabroadcast dahil siya po ang aking co-host before sa aking programang Boses ng Bayan noon sa Tokyo, Japan. So ngayon, first time, this is Seoul Radio Texas, USA. I'm live broadcasting right now in Rizal, Montabal, Philippines naman. Ngayon, si Mama J, hindi na po si DJB, ano? So kilala po tayo na DJB noon, but right now, sa Soul Radio po, ako po si Mama J at makikita natin si Papa J. Masaya at tayo ay hindi nalulungkot. Sana magkatotoo yung kanta mo, Papa John, para sana ay tayo ay masaya. Ayan, aabangan po natin si Papa John. This is Mama J at makasama natin si Papa John at kikilalanin natin siya. At dahil siya ang nag-compose ng awiting Umulan San ng Pera. At ngayon po, nandito siya sa atin sa Soul Radio dahil meron siyang i-share sa atin na bago niyang composition, original songs. At syempre, bumati-bati muna tayo mga kababayan. Syempre, sana ay maambunan sila ng pera si Amelia De Lima sa Saudi Arabia. At sino pa? Si Minda Katamko Mahinay. Ayan, magandang noontime sa inyo. Right now, we're live broadcasting here in Montabaur, Rizal, Philippines. And in behalf of ang ating pinaka-anchor na station ay Soul Radio Texas, USA. And of course, right now, ang ating guest ngayon ay naka-base sa, Yokohama, Japan. Narinig mo ba ako dyan? Okay. So ngayon, at isasala na natin ang ating napakagwapong artist for today na ating guest. At habang siguro standby ka muna dyan at aking ipi-play muna ang love song na naialay natin. Okay, habang inaayos-ayos ng ating IT ang video ay kailangan nating mag-play mamaya ng songs. At habang may ginagawa pa sa ating screen, ay dyan, can you greet our audience or are the people around the world? IT Pet, ang ating nag-assist ngayon. Ayan. Ayan. Ayan, gusto mo bang bumati yung mga friends mo or do you have any promotional show?
ayun, na-COVID mo ako. Ayan. Ayan. Okay, so ayan. So ngayon nakikita na natin ang kagwapuhan ni John sa ating screen ngayon. Namo-monitor mo ba sa gadget mo? Do you have anong ginagamit mo ngayon, cellphone o laptop? iPad. So namo-monitor mo yung live natin para nakikita mo, meron kang monitor, just silent mo lang siya. Ayan, so nakikita na kita sa screen. And then ngayon naman ipi-play natin ang iyong music. Okay, I'm going to wait because I think somebody there, IT Pet is still fixing something here. So bago tayo i-play ko yung music mo, ay tatanungin kita dyan, kailan mo pa na-compose itong Umulan ng Pera? Alam mo, gustong-gusto ko itong awitin mo itong Umulan ka ng Pera. Oo. Anong year? I see. Ah, Vico, very famous na recording company. I see. Oh, okay. Okay. Ay, ano ko po. Okay, so babati muna ako sa mga nanonood ngayon dyan. So gusto kong batiin si Marvin Astibe. Magandang hapon, Sir John Alejandro. At sabi rin ni Tess Floralde, hi, loves, loves. Hi, at sa ating mga nanonood ngayon. Okay, so ngayon, John, na-share mo na tong show? You need to share first para mapanood ka. Kung hindi mo to share sa yung wall, hindi ka nila mapapanood. Okay? So, ngayon, I will play one of your song here. So, lilipat ako ng room. Umulan ng Pera. I think ipi-play ko muna yung teaser natin tungkol sa'yo. Okay? Sandali. 1, 2, 3, come on! Dyan, okay, so mga kabayan, so this is one of the song of our guest artist co-host tonight, Mahal Kita Talaga, sang by John Alejandro. Panoorin ko natin. Grabe itong aking nadarama, lagi kitang nakikita. Di ko naiisip ito noon.
maalala. Kahit bago lang tayo nagkakilala, sana araw-araw ikaw ang kasama. Oh, bakit sa piling mo ako'y maligaya? Buong araw ko'y sumasaya. Mahal kita talaga, di pagpapalit sa iba. Ikaw lamang talaga sa habang buhay. Lahat sa akin ay ibibigay. Ganyan kita kamahal. Mahal kita talaga, di magpapalit sa iba. Ikaw lamang talaga mahal na mahal kita. Na yung ating video, yung video mo rito, nasa ka na sa dalang natin kita. Okay, so ngayon, ngayon, blanco tong aking kwan. Sino kaya ilalagay ko rito? Sandali dyan. So ilalagay ko yung... Ayan, so kung nakikita nyo po ngayon, play ko ngayon yung kanyang music video na na-COVID kita. At syempre, i-on ko yung... Ay, na-COVID mo ako. Okay, Papa John, kanina kasi hindi ko yata na-on yung live mic mo. So, I think take two po tayo ngayon. Uulitin mo mong bumate sa ating mga kababayan sa Soul Radio Texas, USA. At syempre, ulitin mo yung sinabi mo kasi kanina wala ka yata ang boses. Hindi ko na-on yung mic mo. Okay, so, bumate ka. Sinishare talaga yung ating puso. Brothers, si Ma'am Shirley Takasaki, si Ma'am Carmela. Maniego. Si Ma'am Carmela. Ito pa. Si
Sorex Sorex, si Emerita Sayama, aking friend, si Ay Caneco, na nanonood ngayon, GB Gamboa from Bacolod City, and si Maria Somo from Cagayan de Oro, Papa Rico, Maybelline Montalba, and si Cats Girl ng Makabalan Elementary School, Cagayan de Oro City. Si Lina Mine, ayan, Lina Mine is watching, Margie Empleo Balermino, and ayan, si Le Maniego, si Emping. Okay, so ako naman, John, batiin ko si Reynaldo Sacle, shout out Amelia De Lima. Sabi ng Amelia De Lima, yahoo! Sabi ni Bibir Nice, ay nagbabatian sila dito sa live. Tess Lorale, ganda ng song. Ang sabi ni Tess Lorale, ang ganda raw ng song mo at ang lambing daw ng boses mo, Sir John. At magandang hapon kay Sir Roger Martin sa Amerika. Si Michi Lupango, shout out bro. Kilala mo si Michi Lupango? Michael yan, si Michael. Michael Lupango, barista ng J Brothers yan. Ayan. Okay, ang galing-galing daw ni Sir Jan. Okay, so, patutugtugin natin mamaya yung, what is the reason, John, bakit mo kinompos yung awiting, ano yung title? COVID? Na-COVID mo ako. Bakit naman na-COVID mo ako? Ang title. Kasi yun ang nararamdaman sa broken hearted. Para ka na COVID, parang gusto mo na mamatay, parang ayaw mo na kumain, okay. Wala ka ng panlaka, wala ka ng pag-asa. Ayan, ganyan ang feeling ng broken-hearted. Ayan. Lalo John, bali, excuse me lang, sabi ni IT Pet, you need to share and like and follow yung Soul Radio Texas. The reason na hindi mo nakikita yung live natin, kasi hindi mo na. Okay ka na? Okay. Galit kayo, i-share ko na. Hindi, yung pumunta ka na ba sa Soul Radio Texas USA, i-follow mo para maging member ka and then like. Sabi mo sa iyo, di ba? No, iba naman yung sa akin. Sa Soul Radio Texas USA, you need to follow and then share. Okay, so magandang tanghali po sa inyong lahat. So this is Mama J, at later on po, hindi lang po tayo musikaan, kundi meron din tayong magandang tatalakayin. Pag-uusapan natin ngayon kung bakit kaya mawawala pa kaya ang COVID-19 pandemic. Ito ba? Ano ba yung matatapos kaya ito? Ano ba ito? Parusa ba ito ng Diyos? Bakit hindi siya mawala-wala? Abangan nyo po yan at papakinggan po natin kung ano opinion ni Papa John, at syempre meron din po akong scriptural na sagot sa tanong na yan. At syempre, hindi lang po kayo mag-enjoy sa pakikinig sa mga COVID songs na hinanda ni Mama J. Makinig lang po kayo, meron po kaming question and answer, at meron po kayong chance na manalo ng 30 pesos pasa load sa every question na itatanong ko po sa inyo. At ang kung nasa ibang bansa po kayo, ibibigay niyo po 'yan. Ibibigay niyo sa akin, i-private message niyo sa akin yung mobile number nila para ipapasa ko po yung mapapalanulan ninyo. Kaya pakinggan niyo po lahat kung ano yung mga ipi-play kong song, at yung especially yung topic namin ngayon, kung ano yung mga importante na tinatalakay namin, paki-please note down para nakikinig na kayo, may matutunan na kayo, ay mananalo pa kayo ng pasanod. Ayan mga kabayan, pakinggan po natin ulit ang awitin ni John Alejandro na anong title nito, yung na-COVID mo ba ako? Forever.
Okay, ngayon po naman ay i-share ko rin ang mga iba pang awitin na hinanda po ni Mama Jai na sana po ay magustuhan po ninyo. Ang title po ng awitin na to ay, ito po ay tungkol sa... Dihad lang ng COVID-19 sa pag-aaral natin, pagkatutoy tuloy pa rin, isulong at abutin. Kahit pa nga may pandemya, dito makahad lang. Mapa-module, mapa-online, pag-aaral na tuloy pa rin, ang module mo. Kanting oras, wag sayangin, tapusin mong iyong gawain. Imbis na mag-ML ka, never forever, forever. So paanong tayong dalawa yung pala may pinopo? Yung son ko. Okay. So, ayan, anyway, inaayos na niya IT Pad habang naka-silent lang yung music video. Okay, so, John, do you have, kanina kasi, hindi ka narinig kanina dahil wala kang mic. So, right now, ay, you can promote if you have any show, radio guesting, at any live show, whatever, kung ano yung masabi mo, or invite the people. Okay, panoorin niyo po ang mga videos ko sa YouTube channel ko na Papa John sa Japan. Ang Mulansahan ng Pera, Mahal Kitang Talaga, at teaser ng COVID mo ako. Soon, coming soon, yung aking full, i-upload ko yung aking na COVID mo ako, full movie, full music video. May kasama pang karaoke para masabayan niyo po. And then maraming salamat kay Sir Ronnie Raimundo ng Madhouse. We're playing my song na COVID mo ako. Ang Mellow Touch, Cagayan de Oro, soon, next week, kay Papa Rico, ang segment ni Papa Rico, papatugtugin ang na COVID mo ako. Ang Destiny 99.11 FM, ni DJ Acosta, and DJ Annabelle Nagomi, and DJ Joam. Ang Wadabnet Radio ng DJ Montre sa Davao. Hyper Music FM, ni DJ Hyper, DJ Hatak. And 101.1 Mix Emotion FM kay DJ Young, and 69.6 Mental FM ni DJ Manoy and DJ Tasmanian. Ang Philska family ko, ang SACOP, ang aking organization, composers organization led by June Santa Maria and Bernadette Gutierrez. At sa OPM family ko rin. And kay Angkor Marites Kilang. May show po ako sa April 20 sa Sing Yokohama dito sa Yokohama Stadium ng 12 noon. April 20, Tuesday. Tapos sa 11:30 ng gabi sa Musica Bar naman po ako sa Kawasaki. And then okay, sa April 21, may show pa rin ako sa Sing Yokohama.
And then Musica Bar Kawasaki, every Tuesday po ako doon. So April 27, 11:30 p.m. po ang start namin. So May 2 sa St. Yokohama, Yokohama Stadium, malapit sa Yokohama Stadium po yan, sa Kanna. Okay, Jen. So, John, Papa Jen, so kumusta naman? Can you update us what's happening right now in Japan? So, dahil ang ating issue ngayon ay topic natin tungkol sa COVID pandemic. So, how's the yung real status ng Japan tungkol sa pandemic? Naapektuhan ba kayo ng labis? Or dito kasi panparin kami, ECQ, lockdown. How about in Japan? Ano nang nangyayari? Not much. Wala ditong lockdown, pero emergency, parang state of emergency, ang tawag nila doon. Okay. Pero wala namang police na labas, walang magbabawal sa'yo, walang sisita sa'yo kung lumabas ka. Basta naka face mask ka. Wala namang, kahit wala kang face shield, wala naman dito. O kahit wala kang, face mask, walang sisita. Oh. Ba't gano'n? Pero, to be honest, ano bang, I don't know kung ano yung rate, kung gaano karami ang biktima ng COVID. Alam mo ba yun? It's COVID, especially sa Tokyo, pero, they're trying their best, no? Alam mo naman mga hospitals dito, masyadong stricto, at saka malinis, at saka maganda, walang pila sa labas, walang tent. Alam yeah. Pero so, alam mo naman, Papa ito, John, na... Ito, ganapitin ka muna bago ka, kahit wala kang pera eh. So, parami nakaka-survive ka agad sila. Kasi may support from the government, no? Oo, ilan lang. Mayaman marami sila. COVID, pero ilan lang namamatay. Kasi naagapan ka agad ng mga ospital eh, mga doktor dito. Okay. Okay, Jen. So, pero I've heard that I have some friends na maraming biktima dyan. Kaya lang baka hindi dinideclare ng Japan government. Pero yun ang mamatay ang pinag-uusapan eh. Diba? Maraming naka-COVID pero nakaka-survive. Gumagaling. Meron ako marami yung kilala dito. Meron pa nga ako nung December 30. 14 na girls dun sa kinantahan kong club. Pati yung kasama kong singer na babae, nagka-COVID. Magaling na, pati anak niya nagka-COVID. Magaling na siya. Makanta na nga uli. Ayan. May ari so, ng club dito, nagka-COVID. Yes, I know that. Week, nagbukas na naman, hanggang ngayon, bukas pa siya. O, diba? Kaya hindi nasusubong ang COVID virus kasi nga, ang mga tao din, they don't protect themselves. Sabihin natin na hindi pa laganap ng sobras. Dito kasi sa Pilipinas, asing nag-increase no, ang bilang ng biktima. So, batingin natin si Carmen Lumantad Unabia. Kilala mo ba siya? Oh, si Carmen... Si Regina Esplago. Hello. Yes. But according sa ating ngayon, active ngayon na cases sa Pilipinas is, tingnan natin yung report sa atin. Dito sa, ay sa Japan, Jan, I just want to give you the update. Meron nag-private message sa akin ng ating IT pet. Ang total ko, cases nyo sa Japan ay 516,121 ang total cases. Ang total deaths ninyo dyan ay 9,500. Ang total recovery nyo ay 473,570. So, yung active cases nyo is 33,000. So, hindi rin biro dyan, ha? So, kailangan pa rin. Pero yung numbers na sinabi mo, di ba? Ang daming survivors. Yes. Tapos ang namatay is very little, di ba? Yung yes. Sasama 33,000, ilang milyon merong tao sa Japan? 33,000 lang yung ano, yung affected. Okay. Kung parang wala pang 0.1%. 33,000. So, okay, Jan. Ilang milyon ng tao dito sa Japan? Ilan kayo? Ilan population? Grabe ang milyon. Di ba maraming... Maraming... Hindi ka milyon ang tao dito. Okay. Mabuhay ng milyon. Di ba? All over Japan. Ibig sabihin talagang... ang media talaga pinapalaki lang eh. Nang gusto yung... Yes. In the
ko lang to ha, opinion ko lang. I don't mean any harm to anybody, no. I don't know what's happening behind the scene, no, ng yung ano ng numbers na yan or sinabi nila. It gives stress sa mga tao. Okay. Okay, Jen, so ngayon, gusto ko malaman yung opinion yun. Ngayon ba, meron na kayong mga vaccination? So meron lang ako ipi-play. Yes. Please standby, panoorin mo dyan, monitor mo lang sa iyong live show. At ipi-play ko ngayon kung ano yung tungkol sa vaccination. Kung ano ba ito, napaka-effective ba ito? Ano ba ang idudulot sa atin? So panoorin po natin yung video, lalo na po yung mga nanonood ngayon. Please watch. At later on, magtatanong ko kami kung ano po yung mga awitin na pinay ko, kung ano po yung pinag-uusapan ni Jan. At meron kayong chance na manalo ng 30 pesos pasalo. Okay, so please standby lang po. Jan, standby. And then, mag-play lang tayo ng mga information tungkol sa COVID. Okay. Here are some important questions and answers that have actually been given by the government before considering getting vaccinated. If I get vaccinated, can I stop wearing a mask? Government says no. If I get vaccinated, will the restaurants, bars, schools, fitness clubs, hair salons, and other government declared non-essential businesses reopen? And will people be able to get back to work like normal? Government answer, no. If I get vaccinated, will I be resistant to COVID-19? The government answers, maybe, but we don't know exactly, so probably not. If I get vaccinated, at least I won't be contagious to others, right? Okay, so ngayon po, government answer, no, the vaccine doesn't stop John, please transmission. Stand by. You are off. Well, if right I get now, vaccinated, how long will the vaccine last? Government answer, no one knows. All COVID vaccines are still in the experimental stage, and it's likely you'll need to get boosters to stay current. Then there's the issue of variant strains. Okay. Well, if I get vaccinated, can I stop social distancing? Government answer, no. If my parents, grandparents, and myself all get vaccinated, can we hug each other again? Government says, no. So what's the benefit of getting vaccinated? The government's answer is hoping that the virus won't kill you. Next question, are you sure the vaccine won't injure or kill me? The government gives no guarantees. If statistically the virus won't kill me to the tune of 99.97% survival rate, why should I get vaccinated? Government's answer, to protect others. So if I get vaccinated, I can protect 100% of people I come in contact with? Government answer, no, absolutely not. If I experience a severe adverse reaction, long-term side effects, which are still unknown, or die from the vaccine, will I or my family be compensated from the vaccine manufacturer or the government? Government's answer, December 2019, Wuhan discovered the virus COVID-19. It's spreading day and night across the big ocean until it landed in the Philippine island. Corona went to USA and Italy. More people were infected, killing them softly. They want to understand and know where it began. Maybe it came from animals or made by man. To Canada, to Middle East and Australia, to Singapore, to Germany and Korea, Vietnam, Malaysia, Japan and Cambodia,
It all originated in Wuhan, China. When COVID-19 visited Spain and swept the country bringing sorrow and pain, all hospitals could not contain, nowhere to find the right medicine. An epidemic now becomes pandemic, and the whole world is thrown to panic. Home quarantine is one solution, just to control the contamination. Then the battle began so soon, aiming for complete eradication. And when the scientists failed their try, they stumbled down and cry and cry. Oh mother, mother, I am sick, call the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? No, my darling, do not cry. No, my darling, do not cry. No, my darling, do not cry. That's the end of the story of coronavirus. Here are some important questions and answers that... Video. Dalawa yung sinero. Ay, sandali. Molest ay tayong boses. Sandali lang, ha? Let's start. Ayan. So, batiin din natin si Mama Tessie. Live na nanonood sa atin ngayon. Mama Tessie. Sandali lang, John. Okay, sir. Patugtugin ko muna yung itong yung... Padala ko sa inyo yung dalawang kanta. Yes, I saw it right now, John. Pero... Oh, it's John. Kasi meron din akong ano eh. Yeah? English album. All English album. So, para naman Japanese crowd. So, ngayon, so, aside from yung... Na COVID mo. Okay, so aside from that song, ano pa yung mga ginagawa mong mga awit na sinabi mo kanina? Meron nakapaloob na 11 songs doon sa aking album, itong lockdown album. Ang pinipush namin kanta is Na COVID Mo Ako. All arranged by Sir Rams Aquino. Yan, Tarini nag-arrange na ito. Ayan, yan. Nandun yung Sinayang Mo Lang, and then yung Antanga-Tanga Ko. Nag-echo daw yung aking mic, IT Pet. Paki-check na lang, IT Pet. Sabi ng mga tao daw, nag-echo yung voices ko. Pero kay John, Oo, pwede kong kantayin yung Antanga-Tanga Ko. I think okay na. Okay, pwede mong ano yung gusto mong awitin na live diyan. Ilipat ano na lang, ba? Ililipat nga kita dito sa malaking screen, sandali lang, para maging malaki ka. Guest name, room, sandali lang, para lumaki ang video ni John. Ililipat kita sa big screen. Dito ka yun. Na lang. Ayan. Ayan. Dito na ako lang. Ayan. Okay, so kitang-kita ka na, napakalaki na ni John dito. Ay, sandali. Okay, Jen, habang ako may ginagawa, so do you want to sing any live song right now? Okay,
ito yung na-COVID mo ako. Okay. Kakantayin ko para sa mga sa ating mga ito. Okay. Lakasan ko lang yun. Oh. So habang naghahanap ka, ibabati muna tayo kay Lavisen, kay Mitchell Lupanco, kay Rafael Lopez, Reynaldo Sacco. Do you want to sing any live song right now? Okay, ito yung na-COVID mo. Diyan, nag-e-echo yung live mo. Paki-mute mo yung live show mo. Narinig ka sa live. Magulo ang ating... Ang ating dahil ang daming sound dyan. So habang naghahanap ka, ipabato mo na tayo kay Michel Lumanco, kay Jan, okay, John, I think nagkakaroon tayo ng problema, John. I'm sorry. Magpapan muna tayo ng awitin kasi kasi yung live natin, nakikinig ka dyan, lumalabas dito. I cannot... Okay, so ngayon, John, kahit na siguro wala ka ng... Wala na, oh. Okay na? Okay. Ano yung ginagawa mo, Ines One? Kung kailan may corona, saka mo ako iniwanan sinta. Nasaan ang iyong presensya? Sana pinatapos mo muna ito. Pandemya, pinagtabuyan mo pa ako. Tinawa mo pa kung bodong kalbo. Pagmura-mura na wagas na wagas, kinuha mo ang aking lakas. Na-COVID mo ako, unti-unti mong pinamatayang puso. Para kang iyong ilangyan na tumapo at ginawakan mo. Hirap magkahina sa wala na yata pag-asa nang dahil sa iyo pag-COVID mo ako. Madrama na kung madrama, pero dito epekto yung crisis ngayon. Real talk, hindi ko na kaya. Pagod na ako, ayoko nang magdusa. Na ba ang tawag mo dyan? Na paulit-ulit mo akong sinasaktan. Pinamaliit, inapi-api, napakasakit. Kuya Eddie, na-COVID mo ako, unti-unti. Kung pinapatay ang puso, para kang yung ibarian na tumapo, hirawaan mo. Hirap magkahinga, walang palasa, wala na yan ang pag-asa. Dahil sa iyo, COVID mo, tiis, tiis, Lunes, Martes, Miyerkules, Miyerkules, Huwebes, minsan hanggang Biyernes, pero buhay buwis ng Sabado, Linggo. Yan ang mga araw na sinisira mo ang ulo ko, nabubuhat na ako. Na-COVID mo ako, unti-unti mong pinapatay ang puso. Para kang yung ibarian na dumapo at hinawaan mo. Hirap magkahinga, walang palasa, wala na yan ang pag-asa. Nandahin sa iyo, parang na-COVID mo ako. Ay pa forever, forever ka pa ng tayong dalawa. Yung pala may pito, forever kang iba.
PS. Sana ang dasal ko matapos na ang COVID-19 at nagbalik na sa normal ang lahat sa atin. At sana magbalik ka rin, magbalik sa akin. Kasi kahit anong nangyari, mahal pa rin kita. Ayan! Asan yung microphone ko? Okay, naka-on ka naman. Wala akong microphone. Wow, bongga! Palakpakan tayo! Ayan. Sabi, sabi ni Jojo Kilang, wow! Napawaw sila. Talagang live concert na ito. Sabi nila. So, thank you so much. Ibalik kita sa kabilang pan mo para makita nila ang iyong. Sandali ha. Ilipat kita dun sa maliit para nakikita pa rin yung iyong. Ayan, palipat-lipat. Ayan, John, so napakaganda naman yan. So, kailan mo yan ilalabas yung pinaka, tawag dyan, live? Live mo na... Yung ay. YouTube? Oo, ano ba to? Yung full, meron kami ginawang music video para MTV. So, anytime this week or next week, mapapanood niya na po sa YouTube yan. Pati meron pa pong karaoke. Wow. So, pwede yung tapayan, yung aking kanta na na-COVID mo ako. Ayan. Ayan. Okay, so, John, so, ngayon naman ay wag, please standby ka lang dahil mamaya gusto nating bukod na isa siyang napakagaling na singer, ay atin din siyang kikilalanin. Tignan natin kung ano yung kanyang opinion. Alam ko napaka-religious na tao rin ni John. Ayan, si IT Pet, pakita. Ano ba yan? Nawala ang ating sandali lang. IT Pet. Ayan. Anyway, dali lang ha. Okay. Okay, dyan ka na muna. Okay. So ngayon, eh, magpapatugtog po tayo pa rin. Patuloy pa rin tayo magpapatugtog bago tayo magtatalakayan. Please standby lang dyan, okay? I-off ko muna. I-off ko muna ang iyong mic sa ngayon. And then later on, magbabalik ako para hindi ma-distract yung ating music na i-prepay. Sandali lang. Okay, so ngayon po ay nag-enjoy tayo sa pakikinig sa awitin, mga awitin ni John at kanyang mga bagong mga composition. So ngayon po naman ay meron pa tayong mga ialay na mga gandang awitin din at tungkol pa rin sa COVID. Okay, so let's enjoy watching the video songs. No more kung tayo'y magtitinat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Huwag sanang mga away at huwag masaway. Puso sa kalsada, kung makalat kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka nang hindi ka mahawa. Love your life, stay ka lang muna sa bahay, sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing, pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo, malamay pa.
Ngayon. So ngayon ay natapos na natin lahat na i-play ang kanyang mga songs. So ngayon naman ay kami ay pakikinggan niyo po ang aming opinion sa aming topic ngayon. So since ang kanyang composition ay binigyan, parang tinaiming ko lang ba sa ating topic ngayon. Ikaw ba dyan? Tatanungin ko ngayon. So ngayon mga kababayan ha, so I'm asking all our listeners at ang ating mga viewers right now na please listen and participate sa aming fun games ngayon. Dahil ngayon po ay meron po kaming Let's Meditate Together. Ito ang tanong ko sa iyo, John. Sa opinion mo, John, can you talk kung okay na yung sound mo? Hello? Yes, yes, yes. Ayan, hello. Bumati ka ulit. Bumati-bati ka ulit at ngayon. Ayan. Nakikita mo ba dyan? I'm expecting naka-mute yan ha, para hindi mag-e-echo yung ating boses. So, nakikita mo yung topic natin sa harapan mo sa screen? Nakikita mo ba? Paki-monitor mo yung live show natin. Ayan. So, ngayon po ay papakinggan po natin yung opinion ni Papa, si ako po si Mama Jay at kasama natin si Papa John. I hope na sana makasama ka pa rin namin sa susunod na live show. At ito ay hindi lang musical po ito, so hindi lang siya okay, musical ito, show. Ito, so ito po ay talk show. Okay, so ngayon po naman, batiin mo si Shirney, nanonood si Shirney, yung number one fan. Ayan si Shirney. Okay. Okay, so ngayon dyan, itong tanong ko sa'yo, ha, akong bali sa akin yung scriptural, so sa'yo, gusto ko bilang tao, gusto kong malaman ang opinion ni Papa John. So sa'yo, Papa John, sa palagay mo, ang tanong natin, ito ba, meron ako inandang tanong dito, asan na siya, sandali. So ang tanong ko sa'yo, Papa John, yung kwan ba, itong pandemic na to, itong COVID-19 na to, ito ba ay nakahula ba ito sa Bible? Oo, tama. Oo. Sinabi niya, marami pa, gera, tagutom, ito naman, pandemya, yan.
nakasulat sa Biblia yan. Ayan. So I hope meron na pong sound na. Sabi nila wala tayong sound. Nagkakaroon tayo ng on and off ng microphone. Pero anyway, I think it's okay. So ngayon ang pangalawang question, John, kung makikita po sa screen mga kababayan, so na, yung katanungan po natin kay Papa John ay nasa Bible din. Kung sinasabi nga rito, sandali ah. Inihula ng Biblia ang nagkakaroon ng epidemia. Pakibasa mo yan, Papa John. O sige. Sa iba't ibang bansa na tinatawag na pandemic, mangyari ito sa mga huling araw. According to Lucas 21:11, ang mga pandemic na ito ay hindi parusa mula sa Diyos. Ang totoo, malapit nang alisin ng Diyos ang lahat ng problema sa kalusugan, pati na ang mga pandemic. Ayan, ayan, thank you for reading, Papa Joy. So, ibig po mga kababayan, so wag po tayong malungkot, no? At wag din nating isipin, kasi pag tinanong mga tao, naku, pinaparusahan na kaya tayo ng Diyos, kaya may COVID. Hindi po yun totoo. Bakit kaya hindi totoo, Papa John, na pinaparusahan tayo ng Diyos? Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Hindi tama. Tayo, God is love. Tama. Diba, Papa John, parang ikaw isa kang tatay. Diba, ikaw ba, hayaan mo bang magdusa ang iyong anak? Siyempre, hindi. E di lalo na ang Diyos, ayaw niya tayong parusahan. Poprotektahan ko yung anak ko. Ayan. Sa palagay mo, okay, next topic natin, Papa Jay. Ay, Papa John. So, itong ating next topic, ito. So, nakahula na ba sa Biblia ang tungkol sa pandemic? Okay, pakibasa mo yan dyan. Nakahula na ba? Nakahula na yun. Matagal na, di ba? Nawala matagal yung video mo dyan. Matagal na nawalaan. Pag nawala ako, Mama Jay, ha, lilipat lang ako sa cellphone ko kasi parang halos 5 minutes na lang yung sa iPad ko. Nagluloko. I see. Yung battery niya. Okay. Nakahula na. Oo. Wala pa nung... Parehas din ng Old Testament at saka New Testament. Talagang... Na sinabi na ng Biblia yan. So, hindi na tayo magtataka. Okay. Tama po. So, actually, si Papa John, talagang makikita natin na very familiarized siya sa mga Bible verse na itong pandemic nga po ay talagang nakaulat naman na yan sa Lucas. Kung meron po kayong Bible scripture, you can check sa Luke 21:11. Bagaman na hindi po naka-specified na COVID siya mismo, pero nakalagay po dyan yung Spanish flu, meron na rin AIDS. So, ibig sabihin, yung epidemia, ito na po yung nakakuan na rin yan. Yung epidemia, I think this is also considered na yung COVID-19 dito. Na, pero may pangako naman na darating ang panahon naman ay matatapos din yung sistemang ito ng yung pagkakasakit. Okay? So, next question, Papa John, ito. Bago ko i-flash, syempre hindi ko muna ilalabas para wala kang idea, kunwari. Okay, so next question. Meron pa ba ako dito? Sa palagay mo, Papa, dyan ay mawawala pa ang pandemic? Oo naman. Akala ko nga this year wala na yan eh. Sooner mawawala na yan. Kasi lahat naman ng pandemya dumadaan lang eh. Yung nabanggit mo yung Spanish flu noong 18th century. Yes. 19th century yan. Nawala rin eh. Lahat dumadaan lang yan. Ayan. So, tama ka naman, Papa John. Ikaw ba nangangamba? Ang daming nangangamba. Naku, kwan na yata, katapusan ng mundo. Bakit? Tanda na ba ito ng huling araw na? Ba't kapag sinabi nating huling araw na, Papa John, or katapusan ng mundo, ano kayo ibig sabihin nun? Wala na. Matatapos ng buhay. Wala ng buhay sa mundo. Pero, sorry, hindi ako naniniwala. I'm not worrying about things kasi everyday is beautiful. Kahit anong sitwasyon yan, ginawa ng Diyos ang mundo, ginawa ng Diyos ang tayo. Dapat manalig lang tayo sa Kanya at magsaya. Ayan. Kulang. Ilang. Yes. So,
sa ngayon, it's not time for panic. It's not time also na magkagulo pa tayo. It's already lockdown. At sabi nga dyan sa iyong notes, nakaharap mo ngayon, mawawala pa kaya ang mga pandemic? Oo, sabi ng Bible mismo. Dahil inuhula po na darating ang panahon, malapit na pong mawala ang mga sakit at tayo pong tao ay sisigaw na ako ay wala ng sakit. Kaya sa mga taong ngayon, kung kayo po ay dumaranas ng mga kirot, kung kayo may cancer, kung kayo po ay mga, sometimes meron yung mga disabled people, lahat po ng pagdurusa ng tao ay darating ng panahon ay mawawala rin ito at tayo po ay magiging malusog at wala na rin kamatayan at wala na rin magkakasakit. Di ba good news yun, Papa John? Okay, yan po yung mga tanong natin, Papa John. Actually, John, you can ask any question later on sa mga tao. Tapos kunwari, kung meron kang mga viewers dyan na nakikinig, alam nila ang sagot, sabihin mo lang sa akin and then bibigyan natin sila ng pasalod na 30 pesos at pwede natin i-share sa kanilang mga kamag-anak. So yun ang sabihin mo. So sa ating programa, meron tayong pa-premium sa mga nakikinig sa ating talakayin. At syempre, tatanungin ko kung ano yung mga music, anong pangalan ng guest natin, o ganyan. So, yung mga ganong question. So, ngayon, next. Anong next natin na tatalakayin? So, ngayon. So, actually, dito Papa John, meron sinasabi dito sa Matthew 4.23 na tinuturo dito na yung parang ito yung magkakaroon na darating ang panahon na talaga namang mawawala na ang sakit. Siyempre, naniniwala ka ba sa resurrection, Papa John? Oo naman. Oo. At saka, siyempre, alam mo si Jesus, di ba? Na talaga nagpapagalit siya. Babalik siya. Mag-aari ng 1,000 years. So. Ayan. So, kung mapapansin niyo po dito sa teksto na nasa screen po natin ngayon, mga kababayan, nakikita natin sa Matthew 4.23 na dito ay nagpapagaling ang si Jesus po ng bawat uri ng sakit ng kapansan. So, at to be honest, Papa John, naniniwala ka ba na may miracle pa sa ngayon? Oo naman. Every day is a miracle. The mere fact na we're alive, it's a miracle. Yes. Pero yung how about yung... Yung miracle na talagang nagpapagaling, yes, meron yan. Ayan, pero actually based on the Bible right now, syempre ngayon, nung time na dumating na si Jesus, time na nagumagawa po siya ng mga performance ng miracle, ay doon po nag-stop yung ganong miracle na sinasabi. Pero wala na, kunwari kung may cancer ka, tapos nag-pray ka, sana mawala. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng conception na komo, nag-pray ka, tapos mawawala ang sakit mo, hindi naman ganon. Kunwari kung tayo po ay may sakit, di ba naniniwala ka, Papa John, yung sinasabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, hindi naman komo, kunwari, yung kanta mong umulan ng pera, hindi naman pwede na, Lord, bigyan mo na ako ng pera. Hindi naman ganun. So, we need to pray, but yeah, tama ka, we need to work. Hindi po uulan ng pera sa langit, di ba? Kailangan nating practical na practical din na aksyon na kunwari kung may sakit ka, kailangan na magpagamot ka, pumunta ka sa doktor. Ganun 'yon. Dahil ang Diyos naman binibigyan lang tayo ng kalakasan ng parang faith for us to have strength. Ganyan. Pero yung miracle, kunwari patay, binuhay ka ngayon, wala pong ganun. Darating po ang panahon na gagawin niya po yung miracle na yon, yung resurrection, in a proper time. Yan na yung hinaharap, yun yung tinatawag na pagkabuhay muli. Pero hindi pa sa ngayon. Dahil alam mo yan, Papa John, na meron pang mga maraming mga sakuna o marami pang marami pa tayong mararanasan, Papa John, na mas higit pa sa COVID na talagang magdurusa pa ang mga tao. Pero hindi ito kagustuhan ng Diyos. Okay? So, next topic natin, next. So, ito, I think this is the... So, ito na yung mga very hopeful na verse, Papa John. Pwedeng basahin mo itong Lucas 21:11? Nasa Matthew pa lang to. Ito. Medyo delay. Okay, ipon mo lang siya, i-fast forward mo. Okay, so ngayon, ako na lang po. So, ngayon po sa Lucas 21:11, i-fast forward mo lang yung araw. Lucas 21:11, ito po yung pangako. Ayan, so, okay. Magkakaroon ng mga pandemya. Ibig sabihin, bagay na natandaan. Correct. Ang pagkalat ng mga sakit. Ako, yun. Bagay ng tanda ng mga huling araw, ang pagkalat ng mga sakit. Ayan, ang Lucas 21. Ayan, so yan po kababayan. Talagang ito, yung mangyayari, naniniwala ka ba, Papa John, na yung nangyayari sa atin ngayon, sa mundo, this is script, yung parang pa na to, written, parang scripture, parang
scripted na. Oo. Kumbaga nakahula na sa Bible kung ano yung mga signs na mangyayari bago matapos ang sistema. Okay? Ang Diyos, bali, so ganun. So, ang ibig sabihin po niyan, ito na po yung tanda ng mga huling araw, yung pagkalat ng sakit. Kaya kailangan po tayong mag-ingat at huwag po tayong matakot. Kasi po, after nitong pagdadalamhati natin or what do you call this na parang tribulation to, di ba Papa John? After lahat ng ito po ay merong good news na mangyayari after lahat ng pagdurusa natin. Okay, so ano yung sinasabi sa ninyo? Apocalypse 6:8 po, Papa John, pakibasa? Nakita ko ang isang kabayong maputla at ang nakaupo roon ay may pangalang Kamatayan. At ang libangan ay kasunod niya. At binigyan sila ng otoridad para pumatay sa pamamagitan ng nakamamatay na salot. Ayan. So yan din yung mga signs na talagang ilang beses na nakaulat na po na talaga itong pandemya ay talagang isa sa mga signs na tayo po ay namumuhay na sa huling araw. So Papa John, so ano yung natutunan mo dyan sa ating tinalakay? Relax lang po tayo kasi baka pumatay sa atin yung pagiging pag-worry natin, pag-stress natin, ayun baka yan pa pumatay sa atin. So, magniwala po tayo sa Diyos at i-relax lang po natin ang ating sarili, ingatan natin ang sarili sa bahay lang po dyan sa Pilipinas, stay at home, doon lang po tayo, huwag sumunod sa gobyerno at umatigas ang ulo. Ayan, maraming salamat sa iyo Papa John sa iyong opinion at syempre nagbigay hindi lang opinion po namin ni Papa John at nagbigay din po tayo ng isang very valid na very reliable na Bible verse na hindi lang po galing sa amin dahil galing po rin sa Bible na ito po ay nagpapatunay na hindi po galing sa Diyos ang COVID-19 pandemic. Minsan kasi ang mga tao sinisisin ako, pinaparusahan na tayo ng Diyos. Ito, ano ba itong mga to? So masyado po sila nag-alala. So huwag po tayong mag-alala dahil mahal po tayo ng Diyos. Hindi po tayo pinaparusahan. Nakahula po lang ito na meron pong naghihintay sa atin na good news na mangyayari sa hinaharap na mas wala ng kamatayan, na hindi na po tayo magkakasakit at lahat uulan ng pera, Papa John. Wala nang mahirap, wala nang mayaman. Okay, sa Papa John, thank you so much. So do you, okay, pupunta ako sa ibang screen natin. Tingnan natin. Okay lang ha. Ayan. So Papa John, so ngayon do you have any, bago tayo magpaalam kay Papa John, ay dahil ako'y magpre-play pa ng ibang mga awitin, so do you have any promotional sa ating mga, sa iyong mga fans at kababayan? Oh, speaking of awitin ng pang-COVID, yung pinadala ko sa yung Jackie, it's about losing somebody. Napakagandang love song yan. It's an English song. Gagawin ko ng English album ko na andun yun nakapaloob. And then yung I'm So In Love With You. Yung pinasa ko sa'yo. Magandang mga songs yan. Love songs talaga. Ayan. Siguro then, gagawin natin yan next time. Paghandaan natin. Pag meron na siyang music video. We gonna feature that next time ulit. Dahil lagi natin makakasama. Si Papa John, syempre, hindi lang sa awitin, kundi sa talakayin. Dahil alam nating maraming mga wisdom si Papa John na i-share din sa atin. O, di ba Papa John? Oh, maraming salamat po. At again, yung aking album na Lockdown at ang pinupush na kanta, ang na-COVID mo ako, supportan niyo po sa YouTube and soon nasa mga Spotify, Amazon, iTunes na po ang aking kanta. So, supportan niyo po ang aking mga video sa YouTube din, yung Umalansahan ng Pera. And mahal kitang talaga, coming from my old album, yung Umalansahan ng Pera. At aking mga shows, i-update nyo ko na lang po kayo sa, punta po kayo sa Facebook ko, John Alejandro, for more updates. Ayan, Papa John, bago ka mag-alala. At thank you very much, ma'am. Jay, for inviting me. Yes. At I hope na makasama ka pa rin namin sa susunod na programa. Papa John, meron ka bang gustong parang song na pamamaalam na live natin na acapella na pwede mong kantahin? Ako, ito hindi acapella. Talagang nakaready ako dyan. Okay, palalakihin natin yung screen mo dito. Dito si John, palalakihin ko yung camera. At kakanta po siya ng live again.
Si Papa John? Oo. Pero ito, sasabayan ko na lang. Hindi siya minus one, pero sasabayan ko siya. Okay. Ang title nung kanta ko, dun sa mga medyo sawi. Ang title ng kantang ito ay last song naman to eh. Love song to love song. Tayo naghihintay po naman, ay batiin natin si Saf Hamid. Sabi niya, can't wait. O, dyan naman, di na rin siya makapaghintay. Sabi sa London, can't wait to hear the song next time of John. Ayan, hindi rin sila makapaghintay. Ito na po. Okay, so pakinggan po natin yung awitin ni John Alejandro sa kanyang huling song for today. May nagmamahal sa akin. Ayan, ito. Ang title to, ang tanga-tanga ko. Ang title ng song ay ang tanga-tanga ko. It's like foolish, stupid, parang stupid love. Bakit ikaw ang nais kong maangin, magkapiling magkasalo, magkasama sa akong buhay. Kahit alam kong may mahal ka ng iba, bakit ikaw pa rin ang nasa puso ko? Kahit ako'y binabaliwala mo, ay naku, ang tanga-tanga ko. Tanga-tanga talaga. Bakit di ko pinapansin sa akin ay pagtingin? Bakit ikaw pa rin kahit ayaw mo sa akin? Kaya ito ang sa'yo, ang
tanga, tanga mo. Ayan po mga kababayan, alay natin sa lahat ng, pero ito totoo to ha, we dedicated all that song, is parang tanga, parang idiot, no? Tanga, oh. Idiot, you're stupid. Sometimes when kahit na anong talino natin pagdating sa pag-ibig, ang tanga-tanga natin, oh, 'di ba? Aminin. Oh, 'di ba naging tanga? Ayun, bakit kaya ganun ang hugot ni Papa John? Ano lang kanta ko? Ano ang tanga-tanga mo? Ang tanga-tanga ko. Uy, ang ganda. Diyan ang ganda noon. May music video na 'yan? Gagawa tayo ng music video na 'yan, tanga-tanga ko. Papa John, bakit ikaw puro mahugot yung kanta mo? Kung hindi mahal, minsan, kagaya yung na-COVID mo ako, parang niloko. Siguro lagi kang niloko sa pag-ibig, Papa John, no? Oo, ganun. Ayan, may nagtatanong, may nag-text. May tanong sila, single pa rin pa ba si Papa John? Single, oo. Eh, grabe ka. Mula nung 2015, magkasama tayo, single ka pa rin. Okay, Papa John, ngayon patutugtugin natin. Ngayon, magpapakontest tayo. Siyempre, patutugtugin ko yung umulan ng pero kasi pera na ito. Ay, hindi mo pa napapatugtugin yung na-COVID mo ako? Ay, hindi, ano ka ba? Ayan, nakasalang na kanina pa kaya. Panoorin mo yung... Diyan ito, naka-record ito. So, mapapanood mo ng replay pa ulit-ulit. Don't worry. Na-COVID mo ako? Oo. Actually, kanina ko pa pinay, how many times? So ngayon, tanong ako sa'yo, ano bang mas maganda, Mama J? Parang na-COVID mo ako o na-COVID mo ako? Anong maganda sa dalawa? Parang na-COVID mo ako siguro. Yung parang na-COVID mo ako, mas okay yun. Yun ang sa'yo. Okay, so... So, ito po yung na-COVID mo ako. So, ngayon, actually, tinatakpan mo. Na-play ko na siya how many times. So, ngayon, sa ating digital... Ayun, very good, no? Papa, paringan ninyo na pakinggan. So, ngayon, Papa John, magpapalaro tayo ngayon. So, parang musical background lang natin ngayon. So, mga ka-soulmates, yung mga nanonood po ngayon, sandali lang, ha? Pero pakinggan, soulmates? Yes, ang tawag namin ka-soulmates. Na-COVID. Kailan kaya yan? Hindi kasi, kailan kaya yung darating yung soulmate? Kasi S-O-L, Spirit of Love. Siyempre, o Papa John, i-acknowledge natin ang CEO at ang founder ng Soul Radio, Spirit of Love. Ma'am. Nanonood siya ngayon, si Marites Kilang. Kagigising niya lang sa From Amerika. From Texas, USA. Okay, ngayon, no, mga kababayan. Ayan, ulan ng pera. Ngayon, ulan na tayo ng pasalog. Ngayon. Ayan, okay, so ngayon po, magtatanong na po kami ngayon sa mga nanonood dyan. O ngayon, Papa John, ako muna magtatanong ha. So, 30 pesos po ha, yung tamang sagot. Okay, so please comment lang ninyo, itatype lang ninyo. Check ko na lang po dyan sa inbox ng comment natin dyan sa live show. Papanoorin ko yung replay. Kung sino po yung makakasagot sa aking question, siya po ay mananalo ng pasalod. Just, pwede nyo na rin pong itype yung inyong yung number sa Pilipinas kung sino po yung kapamilya nyo, kamag-anak, at ipapasa po ni Mama J ang inyong mga pasalod prizes. Okay, question number one. Ayan na, pero sasabihin ko sana, ano yung bagong composition ni John Alejandro? Ayan. Ayan ang unang tanong. Uy, hindi. Ayan ha, pwede nyong i-type na dyan ha, yung sagot. Ano po yung title ng bagong composition ni John Alejandro, ha? Kung nakikinig kayo sa amin talaga. Okay, yan po yung first question. Okay, second, may tanong ka ba, Papa John? Second question? Oo, sino ang nag-compose ng na-COVID mo ako? Ayan, naku po, kung hindi nyo pa alam yan, kitang-kita nyo na sa harapan din nyo kung sino ang nag-compose ng... Huwag mo sabihin yung title ng kanta, kasi tinanong ko, yun ang unang tanong ko, anong title ng kanta? Sinabi mo na eh. Pero anyway, tignan natin kung may sasagot, ha? Okay, so please, may sumagot na, oh. Si, parang may nanalo na, sabi niya, si Michi Lupangco, parang na-COVID mo ako. Ayan, Michael, may nanalo. Michael okay, congratulations po kay Michi Lupangco. John, kung kilala mo siya, please try. Hindi Michael yan, Michael Lupangco. Ay, si Michael ba yan? Okay, pakikwan na lang po, kung kaibigan niyo si John, pakisend nyo na lang yung number kung kanino nyo ibibigay sa Pilipinas, yung 30 pesos na load, at nanalo po kayo. At sino po raw yung nag-compose ng awitin na yan? Nako, ang tanga-tanga na lang natin kung di pa natin tumasagot.
tama dyan. Ang tanga-tanga mo na. Papa Jay, anytime mawawala ako, ha? Okay, okay. Actually, Papa Jan, actually, okay na. Kasi natapos na kita na interview, nagawa na natin lahat yung ginawa natin for today. So, ngayon, magpapatugtog lang ako kasi meron din tayong mga singers. Ipapatugtog ko yung Heal the World. Ito po is a hope song para po sa mga kababayan natin. Okay, so habang ipi-play ko muna yung... Okay, Papa Jun, so thank you so much. Magpapalaro na ako. Maraming salamat. Thank you very much. At next time, manood ka pa rin. I'm still... Mama Jay, thank you so much, John. At maraming salamat sa pagkanta mo. Napakagaling mo. At I hope you keep on continue composing a nice song. Ang tanga-tanga. Galing ko ba? Tanga-tanga ko, di ba? Ang tanga-tanga. Aray ko. Yung mga makikinig sa'yo, mga tanga, ganun ba? Mga tangangers dyan. Mga tangangers. Okay, so thank you so much dyan at paalam. At ngayon, magpapalaro na lang ako at ipi-play ko na lang yung mga music. So, thank you so much at see you next time. Paalam. Paki-end mo na lang yung messenger dyan. I-end mo na lang yung call. At ngayon po naman, patutugtugin natin. Tutal, nandyan si Anchor Test. Ipapatugtog ko po yung awitin sa Star Maker, yung Heal the World. Ito po yung alay namin para po sa inyong lahat, mga ka-soulmate. Hi. Ayan, si Kwan pa pala, si Sam kami para sa Heal the World. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place will be much brighter than tomorrow. And if you really care, you'll find there's no need to cry. In this place, you will feel there's no hurt or sorrow. There's no ways to get there. If you care enough for the living, make a better place. Make a better place. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it's all we care for, joy, forgiving. If we try, we shall see, in this bliss we cannot feel. Fear or dread, we stop, existence start leaving. Then make a better world, heal the world, make it a better place for you and for me. Crucify yourself, and it's plain to see this world is heavenly. Be God's so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Spread the word with my hand, together with my happiness. Save our nations by those more than two oceans. We could really get there if we cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Thank you.
Ayan po mga kababayan, nagpapasalamat po tayo sa ating mga ka-soulmates at sa mga bago nating soulmates. Ayan, maraming salamat sa ating guest artist at guest co-host na si Papa John Alejandro, and I hope na makakasama pa rin natin siya sa susunod nating programa. At syempre ngayon po ay meron na nanalo kanina, na ang aking unang tanong po ay ano po yung original composition na ipromote ni Papa John sa ating programa. At may sumagot na po kanina, at ang nanalo po kanina ay si... Sino ba yan? At batiin natin si Charming Lovely Sen, ang Cortez Test Floralde, at Safamid, at sa ating si Minda, Katamko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Bibilin Vergara, at maraming salamat sa pag-assist IT Pet. At syempre ngayon ang ating tanong, ayan si Amelia De Lima, thank you so much. Ngayon po ang aking tanong ngayon sa inyo, na meron po kayong chance na malalo ng 30 pesos load. So ang aking tanong po ay, kanina po ay meron tayong topic. Ano po yung title ng aking topic kanina? Nakasama ko po si Papa John. So pakitype na lang po ninyo sa ating comment, at iche-check ko po kung sino po yung mauna. Siya po yung, unahan po ito ha, sa question natin. Unlimited po ito, kung sino po yung nauna, siya po yung mananalo ng 30 pesos load. At syempre, piplay pa rin natin kay Papa John. Ano, ang last natin na sana umulan ng pera. Ayan po ang ating next na question. Kanina ang tanong ko po, ano po yung title ng topic namin kanina ni Papa Jay na tungkol sa pandemic. So, pakitype na lang po ninyo, kung sino po makakuha ng tamang sagot, ay mananalo siya ng 30 pesos pa sa load. At pangalawa po na, kanina yung tanong may nasagot na, no? Sino po, ano yung pangalan ng aking special guest? Ayan, ano pong pangalan ng aking guest kanina na singer, artist, producer, at isa rin po siyang composer, ayan, writer. Ayan, sino po ang aking guest kanina? Okay? At ang next question po natin. So, ang last na question po natin ay, yung pandemic po ba ay COVID po ba? Ito po ba ay parusa sa atin ng Diyos? So, so kayo na pong bahala kung ano yung sasagot nyo, at mamaya check po natin. So, magandang araw, gabi, umaga at tanghali sa inyong lahat. Magpa-play pa rin po ako ng mga magandang awitin para po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pag-join. This is your Mama J today na inyong host. Next time po, magkita-kita-kits po tayo ulit. At syempre, ang Cortez, magandang umaga sa iyo. Namimission natin sa ang Cortez. Sana mapanood din natin siya na mag-live broadcast soon, ang Cortez. Tulungan nyo ng buko. Komento, at later on po yan papanoorin ko yung mga live. Nakikita ko po yung mga sagot ni Tess Floralde. Ang ating special guest ay si Sir John Alejandro. Tama ka dyan, Tess Floralde. Pero mamaya i-check ko pa rin, na scroll up ko kung sino yung nauna, kung sino pa yung una na sumagot sa aking tanong. Siya po yung mananalo ng 30 pesos load.
At syempre, sabi ni Bibi Lynn Vergara, ang pandemic ba ay gawa ng Diyos? Ayan. Yun ang, at sabi naman ni Tess Floralde, ang title ng segment, parusa ba ito ng Diyos, ang pandemic yan? Ayan po, ipa-flash ko po yung aking topic, ano? Tignan po natin kung tama yung sagot. So ito po yung tamang sagot. Ang topic ko po kanina. Here are some important questions and answers that have actually been given by the government before considering getting vaccinated. Ayan. If I get vaccinated, can I stop wearing a mask? Government says no. If I get vaccinated, will the restaurants, bars, schools, fitness clubs, hair salons, and other government-declared non-essential businesses reopen? And will people be able to get back to work like normal? Government answer, no. If I get vaccinated, will I be resistant to COVID-19? The government answers, maybe, but we don't know exactly, so probably not. If I get vaccinated, at least I won't be contagious to others, right? Government answer, no, the vaccine doesn't stop transmission. Well, if I get vaccinated, how long will the vaccine last? Government answer, no one knows. All COVID vaccines are still in the experimental stage, and it's likely you'll need to get boosters to stay current. Then there's the issue of variant strains. Well, if I get vaccinated, can I stop social distancing? More people were infected, killing them softly. They want to understand and know where it began. Maybe it came from animals or made by man. To Canada, to Middle East and Australia, to Singapore, to Germany and Korea, Vietnam, Malaysia, Japan and Cambodia, it all originated in Wuhan, China. When COVID-19 visited Spain and swept the country bringing sorrow and pain, all hospitals could not contain, nowhere to find the right medicine. An epidemic now becomes pandemic, and the whole world is thrown to panic. Home quarantine is one solution, just to control the contamination. So maraming salamat po mga ka-soulmates sa panunood ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating programang Mama J Tips. At let's meditate together sa susunod po na aking programa next week. At abangan po rin natin ang mga ibang programa. Sa Saturday, I think meron tayong awitin yata sa musical show ni Lady Vivian at saka si Hill Sabado, I think. At Sunday si Shahani. At every Monday at Tuesday, abangan po natin ang TikTokan ni Marbeng. At meron din kami pakulo na pa-contest sa TikTok. So kung meron po, kung kayo po ay magaling kumanta at umawit, please share your TikTok. Mag-TikTokan tayo dito sa Soul Radio. At ngayon po ay i-play ko po yung mga duets namin. Kanina po sabay-sabay, ngayon na may play natin yung duets namin na Heal the World. Naalay ko po sa inyo at paalam na po sa inyong lahat. Happy, happy Friday and we love you all. Bye! Hi. Heal the world. Join me in the post moment. Join me in the post Mama J of DIY, only in Soul Radio, Texas, USA. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place will be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, there's no hurt or sorrow. Always kick it till, if you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world.
place. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why there's a love that cannot lie, love is strong. Only care for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot fail. Fear or dread, we stop. Existence start leaving. Then it feels always lost enough for us growing. So make a better world. Make a better world. Heal the world. Making a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the blue of the ceiling will reveal a joyful face, and the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep struggling life? Wounds deserve crucified souls, so plain to see. This world is heavenly, we can't fly so high, let our spirits never die. My heart, I feel you, you're all my brothers. Greet a world with no fear, together we'll cross. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if we cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Heal the world. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place will be much brighter than tomorrow. Heal the world. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place will be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. No ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you. Make a better place for you and for me.
you want to know why. There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear or dread, we stop. Existence start leaving. That feels that always love's enough for us growing. So make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place for you. Crucify yourself to its place, it is what is heavenly be. Be as low. We could fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you, you're all my brothers. Create a world with no fear, together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world. Make it a better place for you. Make it a better place for you and for me. There is a place in your heart, and I know that it is love. And this place will be much brighter than tomorrow. Anything will you try, you'll find there's no need why. In this space you feel there's no hurt or sorrow. No ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me. And this time you're my grace. There are people like me. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, you shall never pay any price. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot fail. Fear or dread, we stop. Existence start leaving. So make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place for you and for me. Anytime you might, there are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream will conceive and will reveal.
We could fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you, you're all my brothers. Build a wall with no fear, together we might have the tears. To the missions, by those living to a creation. We could really get there if we cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me, and inspiring my ways. There are people going, if you care enough for the living, make a better place. Old with you at night.
ko sa'yo. Simula sa araw na to, iaalay sa'yong buong puso ko. Sumang-ayon ka lamang kasama ka. Tumanda kasama ka. I've been hurt before, pero ngayon ay okay lang. Nahanap yung diwata na pinagdasal ko sa ama. Ako'y nararahuyo kapag kasama ka. Ako'y nararahuyo. Magandang dilag, puso ko yung napihak. Wala nang ninanais, ikaya kang labis, oh. Gandang dilag. Laging nag-aabang kung saan ka dadaan. Nababagka sakali muli kang masulyapan. Ang ganda mo at ngiti mong kay tamis. Nakakainis kasi hindi kita maalis. Halika muna dito ka lang sa tabi ko. May gusto lamang ibulong sa iyo. Sino ba kasi yung pinagsasalosan mo? Sasampalin ko mismo sa harap mo. Pwede bang ikaw na lang ang baby girl ko? Pangakong di masasaktan ang puso mo. Ikaw ang bubuo dito sa buhay ko. Ang taming pupuno sa mga kulang ko. Unahanak kita, di ako palaro. Kaya kung trip mo man nakitay na ko agad ko. Baka pwede pag-isipan mo muna yung gagawin mo. Kasi sayang ba baka ako na yan para sa iyo. Di na mapigilan ang sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nag-aaba.
kasulyapan. Dahil sa ngiti mo lang, okay na ako, nandayo sa'yo. Di ba't sabi mo, hindi mo ko iwan? Di pa ba bayan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo, sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan? Bilang buhay, masasayang mga araw na kasama kita. Paglalambing at kulit mo na hindi nakakasawa. Sa dami ng pinagdaanan, bakit ngayon mo pa naisipan ako'y iwanan? Huwag ngayon at di ko yata kakayanin. Oh, masaya kahit na hindi ako ang kasama. Ihahatid kita, palayain ang puso, di mapigil. Sana'y tayong dalawa sa uli. Ito ay isang talangin, huwag sanang ipagkait. Parang kahapon lang, magkasama lang, magkaya ka sa ulan. Eto na na kanyang maririnig. Eto na ang huling tingin na dati siyang kinikilig. Eto na ang huling araw ng mga yakap ko at halik. Eto na, eto na. Di ba't sabi mo, hindi mo kamal
pinipilit sa simulang uli ng ating pagbibig. Spirit of love. Salt Lake, Texas.